sa aming lahat, Panginoon, at patuloy na ikaw ang mataas at madakila sa aming pag-aaral ng mga salita. Inaakin namin ang katagumpayan ngayon pa lamang, Panginoon, at sa patuloy, Lord, na gawin mo sa aming lahat. Lord, patuloy, Lord, binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na huwag pagsamba. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Ayan po, praise God sa mensahe na iba na binigay ng Panginoon sa ating tonight. And first time ko nag-try ng Canva. So, nakakatawa pa lang mag-Canva, praise God. Ayan, so, kaya po hindi ko pinagawa ito. Pero, ayan, so glory to God, nag-improve from glory to glory. Ayan, so, very basic pa lang yung ginagawa kasi limited yung time natin. So, soon may mga gumagalaw-galaw na dyan. Ayan, may mga tulog na yan. Ayan, pray praise God dahil nag-try tayo ng something new dahil pag new year. Ayan, and enjoy ko naman yung glory. Ayan, so, ang title ng mensahe nito is how to turn your minimum to God's maximum. Ayan, so living lives at its best. Patas pa. Patas, yeah. Ayan, so may scary ba? Bagay lang pala sa Canva, nalagay-lagay mo lang pala yun. Alam mo, pro ka na. So, eto nga, I believe, before the year ends, ay nakatanggap nga ako ng mensahe sa Panginoon about the year 2023 that it will be a year of maximum for all of us. Siguro kung magiging honest tayo sa ating mga sarili, itong taong 2022, masabi mo ba talaga na binigay mo yung pinaka-best na paglilingkod mo sa Panginoon? Or you can say that this year, 2022, I'm at my best year. Parang ganon. Siguro kung magiging honest tayo, we can say, ako masabi ko talaga itong taong 2022, maraming mga bagay na first time ko naranasan sa Panginoon. Maraming mga pagpapala na parang ngayon ko lang naranasan. And I can say talagang grabe faithfulness si Lord sa taong 2022. Amen. Pwede rin ko dahil. Pero I feel it in my heart. Alam ko, sa mensahe ng Panginoon sa akin, personally sa akin talaga, sinasabi ng Panginoon, there's so much more to see. Meron ka pa ibubuga. Alam mo yung parang maganda yung mga ginawa ng Panginoon o may mga paglilingkod tayo na gawa this year, pero hindi pa natin ito maximum. Diba? We can say, marami pa tayong pwede sanang nagawa kung mas naging committed tayo, kung mas naging faithful tayo, kung mas nakapaglaan tayo ng oras sa Panginoon. And we can say, itong year 2022, marami mga, ayun na, first time, di ba, mga ups and downs, marami mga, mga palitaw, di ba? Hindi palitaw, di ba, palitaw, o Christmas lights, di ba? But I know, di ba, na itong 2023, may time pa, di ba? Habang tayo binibigyan pa ni Lord ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya or while we are still alive, di ba? Wala namang nakakaalam ng buhay ng tao. Pero alam niyo yung grace ng Panginoon na nandito pa tayo. I am praying, di ba? Habang hindi pa nagsasara yung pintuan ng grace ni Lord, ibigay na talaga natin yung best ng paglingkod para sa Kanya. And kaya nga, itong gabing to, it's just a reminder for all of us na binibigyan pa tayo ng Panginoon ng chance i-turn yung ating mga minimum into his maximum. I can say, yung minimum natin, own effort kasi natin. Diba? Marami daw mga tao, pag tinanong mo, halimbawa, uy, ano, balik ka mga magtrabaho. Yan, natanong nila, ano ba yung minimum hours ng pagkatrabaho dyan? Kasi diba, parang yung mga tao, lagi nakapokus sa minimum. Pero, it's time na ialis natin yung paningin natin sa minimum and we look at the maximum. Na ibig sabihin nito, huwag lang yung pwede na yung mga paglilingkod na ginagawa natin. Pwede na yan, okay na yan, okay na siguro yan. Kundi dapat, pwede. Diba? Dapat yung God's best. And I believe, paano natin magagawa yung best, kailangan natin nakadepend tayo kay Holy Spirit. Kailangan naka-incline tayo, naka-align tayo, diba? Doon sa maximum ni Lord. Kasi yung minimum, tayo lang yan. Kakayanan lang natin. But if we will tap into the presence, into the power of God, we can achieve the maximum. So talagang pinagpe-pray ko sa bawat isa sa atin, this year 2023, we live life at its best. Amen po. Diba yung dapat masabi natin, taon-taon ng buhay natin, paganda ng paganda. Yung takbo ng buhay natin. Brighter ng pa-brighter. Kaya nga dapat, from glory to glory.
Kaya by faith in Jesus' name, ayan, tatlong mga bagay, tatlong R lang ibibigay ko ngayong gabi ito para maalala natin. Pero basahin mo na yung key verse natin, sabi dyan sa, hindi ko na bago, ano yung Colossians? Colossians 3, 1 to 4. Ayan, binasa natin kanina. Sabi dyan, since you have been raised to a new life with Christ, set your sights, or yung mapapalingin natin, on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. Ayan po, so mabalik lang tayo ulit dito sa mga basic na mga prinsipyo ng buhay. For you died to this life and your real life, diba? And the real life natin is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life? O, sa ibang translation, who is our life? I really pray, mga kapatid, masabi natin ito, diba? Christ is my life. Diba? Parang yung nakata natin, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo sumawa. Bakit? Buhay ko sa Kristo. Diba? Ngayon sa Facebook, nakakaya tayo na my life. Diba? O malalagay nila. O kaya rin, asawa nila o boyfriend nila. Nakalagay my life o yung mga goals nila sa buhay. Pero diba, it's time mga kapatid, masabi talaga natin, Christ is my life. Diba? And sabi dyan, is revealed to the whole world, you will share in His glory. So, a declaration natin, by faith in Jesus' name, the year 2023 is the year of God's maximum intimacy. Mga kapatid, kung titignan niyo yung buhay natin, mag-review tayo, gano'ng kaka-close kay Lord, let's say, 5 years ago, o hindi ka kung matagal ka na kay Lord, dati sobrang close mo kay Lord, this year hindi masyado, then by faith in Jesus' name, year 2023, i-aspire natin, i-faith goal natin, na magkaroon tayo ng maximum intimacy sa Panginoon. Diba? Yung talagang mahal na mahal mo si Lord. Diba? Yung talagang you keep falling in love and in love and grow in love with the Lord by faith in Jesus' name. Makita natin sa bawat isa. And goal natin, sarili natin, Lord, nideclare ko na this year 2023, sobrang magiging close ako sa'yo. Diba? Kung may mga ibang tao, ginagol natin, o sana next year, magkaroon pa ako maraming friends, magiging close sa si ganito, sa si ganyan. Pero yung goal natin, mga kapatid, year 2023, magiging sobrang-sobrang close kami ni Lord. Diba? Na talagang maranasan natin yung maximum intimacy with Him. Also, maximum victory. Diba? Na talagang declare natin lagi, si Lord na nagbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. And every day we can walk in victory because He causes us to triumph through His Son, Jesus Christ. Isa rin i-declare natin, year 2023 ay year ng maximum prosperity. In Jesus' name, diba? Talagang nagpapasalamat ako kay Lord noong 2022 na naranasan din natin, di ba? Kung gaano yung pagpapala ng Panginoon. Pero ang good news mga kapatid, is just a beginning. Simula pa lang ito. Preparation lang yung mga nangyari these past months para sa prosperity ng Panginoon. Di ba? That this, the year 2020, alam nyo, kahit nga sa mundo ang pinopronounce na 2020 talaga prosperity. Pero syempre, we know yung salita ng Panginoon. Ito nakapangako, di ba? Whatever happens to the whole world, in spite ng mga inflation, in spite ng mga pangyari, na nagaganap sa mundo, pero tayo, naka-hold on tayo sa Word of God. Every day, we can walk in prosperity. God's prosperity overall, in all areas ng ating buhay. And by faith in Jesus' name, 2020 will be God's maximum, di ba? Year of maximum glory. Di ba? Maranasan talaga natin every day that we will walk under an open heaven 24/7, the glory of God will invade our lives. And nandaan natin mga kapatid, di ba? Yung binanggit ko last time, anong ginagawa pag nasa glory realm ka, nagiging madali ang lahat. You will experience ease. Hindi ka kailangan mag-struggle. Hindi ka kailangan mag-own effort mo kung mananatili ka sa presensya ng Panginoon. So, i-desire natin next year, maximum of God's glory mananasan natin sa ating mga buhay. So, ito na. Basta tayo sa mensahe ngayong gabi. Sino dito yung may time ngayon today mag-declutter? So, siguro sa iba, wala pang, hindi ko pa nagagawa. Usually, ginagawa ko yan before the year ends. Nag-general cleaning, nag-declutter. Kaya lang, itong mga nakaraan ay sobrang busy talaga. So, hindi ko pa nagagawa. Pero, sino dito na-experience na mag-declutter? O mag-general cleaning. So, pinamlano pa lang namin yan next week, God willing, pagpasok ng taon. So, pag sinabing declutter, aalis mo, parang lahat ng mga mga kalat, di ba? Sama-sama siya. Pag nag-declutter ka, i-decide mo yung mga bagay na hindi na dapat nandun.
Kasi ano yung lottery, isipin mo daw, pag nag-rente ng bahay, kung may mga gamit doon, bawat space doon, binabayaran mo. So kung mayroon mga nakatenga doon, tapos nandun siya, hindi naman nagagamit, ibig sabihin na binabayaran mo yung space doon, pero walang ano, wala ka nakakuha doon, so kailangan i-let go siya. Kaya nga, di ba, sa mga general cleaning, ang ginagawa dyan, tatlong bagay. Ito, ito gagawin natin na tatlong letter R. Una-muna, may mga bagay kang, sige na, nire-retain. Diba? Pag halimbawa, yan, nag-general cleaning kayo, uy, nakita ko ito, mahalaga to, mga Bible ko to, itong mga books na to, mahalaga to. Ire-retain ko to. Sige, balik mo naman. Ire-retain ko to. Pero at the same time, habang ikaw nag-general cleaning ka, nag-declutter ka, may mga bagay kang makikita, kailangan mo na i-release. Uy, nandito ko pala yung regalo sa akin ng ex ko. Hindi na dapat nandito to. Diba? Ang gagawin mo, re-release mo na. Diba? Uy, may mga bagay dito, may mga, nandito ko pala yung mga CD. CD na pinapakinggan ko nung unbeliever pa ako, diba? Ano dapat gawin? Release mo na. So, diba, may mga bagay kang, pag nakita mo, ay, hindi na ko ito kagamit-gamit, nandito ko na ito, release mo na ito. And at the same time, isang bagay na nangyayari pag nandidiklatter tayo, nakaka-remember tayo. Diba? Minsan kung doon ka tumatagal eh, maglilinis ka, pero isang oras, nakita mo yung mga sugat sa'yo. Diba? Uy, ito pala yung time na ganito, yung ganyan, ganyan. Diba? May mga nakaalala tayo. So, in a matter, diba, itong mag-aala natin tonight, how we will turn our minimum into God's maximum, kailangan maalala natin itong tatlong bagay na to. All throughout the year 2023, dapat tumin natin to sa ating mga buhay. And so magsisimula pa lang, diba, ngayong gabing to, magkaroon tayo ng spiritual inventory. Diba, maging honest tayo before the Lord tonight. Diba, bago sumapit to 12 mamaya, diba, diba, magkakaroon tayo ng mga, magsusunod tayo mamaya mga cross, mga sunulan natin dyan. Baka habang nagtuturo ako ngayon, may mga maalala pa kayong dapat i-release na, diba? So, sama nyo na rin, sama na rin natin. And even mamaya, bago tayo magano, bago sumapit to 12 midnight, tayo isang oras, di ba, magkaroon tayo ng time with the Lord. And let's have a spiritual inventory. Na talagang isipin natin sa buhay natin, kamusta ba talaga? Pinakamahalaga kasi, tanungin natin eh, kamusta talaga yung relationship natin sa Panginoon? Sa mga pag-aalalang gagawin natin for the year 2022, pinakamahalaga, tanungin mo, kamusta ka kay Lord? Kamusta yung relasyon mo ngayon? How have you been itong buong 2022? Kamusta yung naging relasyon mo sa Panginoon? At kamusta yung ngayon at present yung relationship mo kay Lord? At anong plano mo sa 2023 para ma-flourish, para maging maayos, o lalo pang mag-inlove, lalo pang lumago yung relationship natin sa Panginoon? Dahil mga kapatid, pinakamahalagang relasyon na dapat natin talagang kinikip, dapat natin pinapalago is yung relationship natin in Jesus. Kaya, unang-una, some things must be retained. In order for us to achieve the maximum, God's maximum, kailangan i-retain natin itong mga bagay na to. Yung mga mahalagang bagay na to, huwag natin i-let go, itabi natin, pahalagahan natin. Diba? Maraming misan, pag din nag-general cleaning tayo, diba nakita natin, uy, ito pala yung librong pinigay sa akin, diba? Wow, may book na nagkala sa'yo, na taken for granted. Walang mahalagang-mahalaga pala, mabasa mo. Sana pala nabasa ko ito nung taong to, di ba? Itong year na to, siguro hindi ako nawala. O siguro hindi ako nagloko kung nabasa ko ito. Yung mga bagay tayo dapat i-retain, pero nakakalimutan natin. So mga kapatid, itong mga bagay na to, huwag na huwag nating kakalimutan. I-retain natin to sa ating buhay. Unang-una nga dyan ay yung ating awareness of our foundation. So pinakaunang verse sabi dyan, if ye then be risen with Christ. Di ba? Sa bawat isa dito na born again talaga, tandaan natin, di ba, itong bagay na to, na huwag natin kakalimutan tayo po ay kasamang nabuhay ni Kristo. Huwag natin kakalimutan yung resurrection ni Jesus. Dahil ito po yung magiging sikreto ng ating pamumuhay. Ito po yung spiritual position natin. We have been raised with Christ. We have been risen. Sabi siya, hindi lang if, kundi since you are risen with Christ. Kaya nga sabi dyan sa Romans 8:11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Sabi nyo nga yan sa katabi mo, the Spirit of God, who raised Jesus from the dead lives in you. Ano ibig sabihin nun?
Alam niyo po ba kung anong power yung bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan? It's the power of the Holy Spirit. Imagine niyo na resurrection power. At pag alam natin yung resurrection power na yan, sa Christian life natin, alam niyo na, hindi tayo magkakaroon ng dry times. Hindi ka lulubog lilitaw. Kasi you know the resurrection power. Lagi natin isipin na sa akin, sabi ni Paulson, no, sabi ng scripture, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in me. Therefore, pag nag-pray ako in the name of Jesus, magkakaroon ng buhay. Bakit? Yung same spirit, same power ay alive sa atin. Naniniwala ba tayo? Kailangan lang natin maniwala, mga kapatid, di ba? Dahil pag naniwala tayo dito, ito yung magaganap sa aming buhay. Di ba? Dapat araw-araw ng buhay natin, alam natin yung Resurrection Sunday. Di ba? That Christ ay nasa atin, di ba? The risen Christ. Because He lives, we can face anything. We can face tomorrow. And sabi dyan, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give you life to your mortal bodies by the same Spirit living in you. Kaya alam niyo, everyday, mag-speak tayo, even sa lingin natin, sa buhay natin, sa mga kapamilya natin, let's speak life. Sabi nga natin, I speak life in Jesus' name. I speak life. Ayan, si Pastor Rocky, isang bagay na nakakatuwa sa kanya, every time nag-pray siya, lagi siya, I speak life in the name of Jesus. So kaya, di ba, mahalaga sa atin din, araw-araw na buhay natin, di ba, we have the Holy Spirit in our bodies. Ako, declaration ko yun eh. Di ba, yung natin, I've got Spirit on my body, di ba? And declare natin, lagi, I've got the Holy Spirit in my body and He's keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Kaya pag ganyan declaration natin, life, di ba? Because the risen Christ is with us. And sabi siya, the best definition of a Christian is the one who is alive in Christ. One who shares the resurrection life of Christ, one who is risen with Christ. And I believe, pag dyan hindi natin ano, inalis sa ating sarili, ating kaisipan, retain natin, I am, di ba? I am alive in Christ. Ano mangyayari, you will experience the maximum life that God wants for you. And sabi pa nito, so also you should consider yourself to be dead, and see next time, dead to the power of sin and alive to God through Christ. So lagi natin tandaan, we are dead to sin and alive in Christ. Huwag po natin kakalimutan yan. Sabi niya, we must never forget that we are dead to sin. Isang bagay daw, naalala ko si mama noon. Sabi ko, parang nagtanong kami, ma, bakit ikaw parang wala na siyang pakialam? Kahit anong sabihin sa kanya ng mga tao, parang hindi siya nagre-react, hindi siya madaling ma-offend, hindi siya kumapatol. Sabi mo, ba't anong sikreto, bakit ganun? Sabi niya, kasi ang isang taong patay, di ba? Pag ang tao daw patay na, kahit anong gawin mo dyan, wala na yung reaction. Walang respond, di ba? Kaya ngayon, pag isang tao namatay, no respond, di ba? Wala na siya. So sabi nga ni Mama, tayo, we are dead to sin. Di ba? Kumbaga, we namatay na tayo kasama si Kristo. Kaya dapat daw, kahit anong sabihin, kahit anong bato sa'yo, di ba? Hindi ka mag-react. Di ba? Bakit? Kasi nga, you are dead to sin. But, praise God then, at the same time, we are alive in Christ. And kung lagi natin isipin ito, patay na ako, di ba, sa kasalanan, tapos na ako dito, yung dati kong buhay, dead na ako doon, di ba? Tapos na ako sa mga ganitong mga bagay, di ba, bago ako ma-born again, iniwan ko na doon. Kaya nga, di ba, pag nagbabaptize, iniwan mo na, dinilibig na yung dati ikaw. At nung inangat ka, bago na. Di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Dead to sin, and the new has come. But we are now alive in Christ. And kung i-retain natin sa isip natin yan, itong knowledge na to will help us live clean and close for the glory of God. Ano ba daw yung isang bagay na dapat huwag natin kakalimutan, di ba? Ano ba dapat i-retain natin? Sabi siya, our attention to our focus. Ayan. So ano dyan? Hindi lang mo yung awareness ng foundation natin. We are dead to sin, alive in Christ. Now our attention to our focus. And though dapat ito, sabi dyan, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God, set your affection on things above. So dalawang bagay yung binanggit dyan, di ba? Seek those things which are above, and also yung affection natin. Bakit dalawa po kasi yung pertaining dyan? Una, a new affection. Set your hearts on things above.
So napakahalaga mga kapatid, gusto natin ng God's maximum. I-set natin yung puso natin sa mga bagay na makalangin. Sabi nga po, the purpose of the church is not to make good men or better individuals. Hindi lang po yan. Ang goal natin, di ba, na magkaroon ng mga mabuting mga tao o magiging better yung buhay ng bawat isa. Kundi ang pinoproduce talaga natin, ang purpose ng church is to make Christians who are alive in Christ. Anong ibig sabihin ng alive in Christ? Sila nga yung mga taong patay na sa kasalanan. At may bagong buhay. Diba? Nababago yung buhay sa araw-araw dahil si Kristo na pinamumuhay sa kanya. Kanina nagkakwentuhan lang kami ni Ate Rona. Shoutout kay Ate Rona. Na-share lang yung tungkol sa kapitbahay nila. Na nagharap sila ng kapitbahay nilang yun. Parang may meeting ganyan. So, di ba naman sa barangay doon lang sa lugar nila? And sabi niya, Pastora, nakakatuwa lang, buong pag-uusap namin, naramdaman daw talaga niya kung paano siya nagpakumbaba. And sabi niya, Pastora, hindi talaga ako yun. Sabi niya ng asawa niya, sabi niya, Mike, di ba parang nakita ko ba, na parang hindi ako yun yung nandun kanina. Sagot niya, hindi talaga ikaw yun, di ba? Si Jesus na sa buhay mo. Kasi bagong nilalang ka naman. So, praise God, naging maayos yung pag-uusap nila, nag-end na, nag-solidate, nag-umingi ng dispensa yung kapitbahay niyang mabahit, di ba? And praise God, bakit sabi niya, kung siya lang talaga yun, di ba? Kaya talaga sa atin, wala, tapang yun eh. Pero that time, talagang nagpaumbaba siya, ang bait nung, sabi niya, ang bait, na parang, habang nagsalita daw siya, sa isip niya, ang bait naman ang anak na kayong mag-usap na to. Parang hindi siya makapaniwala kasi dahil bago na nga, di ba? Bago nilalang na tayo kay Kristo. And kaya yun ang purpose, Christianity is making new man loves heavenly things. So mga kapatid, ang totoong Kristiyano, mahal si Kristo. Mahal ba natin si Lord? Amen, di ba? We set our affection on things above. Ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga decision na meron tayo, ang focus natin lagi, hindi yung mga bagay dito sa mundo, kundi yung mga bagay na makalangin. So kung meron daw tayo, meron tayong purpose this year 2023, ito lang yung mga bagay na ibibigay ko lang sa inyo. By faith in Jesus' name, sabarin mo natin. Magkaroon tayo ng deeper knowledge pa kay Jesus. Magkaroon tayo ng clean, holy lives. Magkaroon pa tayo ng mga godly, mga characters. May lalo pang makita si Kristo sa buhay natin. Magkaroon ng holiness sa ating buhay, in our family life. Magkaroon ng holiness sa social life natin. Magkaroon pa tayo ng effective prayer life. At maging fruitful witness tayo kay Jesus. Itong year 2023. In short, sabi dyan, 1 John 2:6, those who say that they live in God should live their lives as Jesus did. Kung talagang tayo po ay sineset natin yung affection natin sa mga bagay na makalangin, dapat ang buhay natin ay nakikita rin kung sino si Jesus, di ba? We do our lives, di ba? Nakagaya na kay Jesus mismo. And ngayong gabi, di ba? Marami mga tao, yan, sa mga bahay-bahay, handa na ba yung mga 12 fruits? Diba? Dose daw, di ba? Diba klaseng prutas, di ba? Pero mga kapatid, kung naghahanda kayo ng mga prutas, ito pong prutas na to, ang wag na wag mawawala sa 2023 nyo. Di ba? 2023 natin. Anong fruit ito? Ito talaga ang fruit that will last. At ito dapat ang nasa atin sa araw-araw ng 2023. The fruit of the Spirit. Sige, basahin natin lahat. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, kung meron tayong prutas, di ba? Unang-una dapat ay pag-ibig. Amen. Okay lang, kahit walang prutas mamaya, pero may prutas ka rin ulit. Pero maganda siya, may prutas tayo na nakain. Pero huwag natin kakalimutan mula sa fruit of love, di ba? The fruit of the Spirit is love, at ang byproduct niyan ay joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, weakness, and self-control. Kaya mga kapatid, by faith in Jesus' name, huwag natin kakalimutan ang bagay na yan. Kasi alam nyo, ito meron lang isang study, di ba? Nalito yung kay Ptolemy sa pag-aaral niya. Akala niya, yung mundo, yung earth, ay center ng universe. Akala ni Ptolemy sa pag-aaral niya, lahat ng mga planets, pati yung sun, umiikot sa earth. Pero buti na lang na-discover ni Copernicus na hindi, di ba? Hindi yung earth ang iniuutan ng lahat. Akala kasi ni Ptolemy ganun. Kundi
yung son, doon umiikot yung herd. Diba? And sabi nga, marami mga Kristiyano, kailangan, kung gusto mo maranasan yung maximum ng Panginoon, stop mo na at isipin na ang mundo ay umiikot sa'yo. Diba? Alisin na natin yung lahat ng mga selfishness natin o yung mga bagay na pag-iisip natin na dito lang sa mundo. Napaka-shallow lang, diba? Kundi it's time, diba? Na ang katotohanan na to, na ang mundo, diba? Itong lahat na meron to, it's not about you, it's not about me, it's all about Jesus. Diba? Kung marirealize ang bawat isa sa atin na ang lahat ng bagay umiikot kay Kristo, we need to live a life Christ-centered, diba? At doon sa mga makita na doon natin mararanasan yung maximum ng Panginoon. And sabi nga, the way to progressively fight sinful lusts is to replace evil thoughts with righteous thoughts to substitute earthly affection. Magkaroon ng heavenly affection na. And yung Christ-centered life, dapat meron tayo instead of self-centered life. Pangalawa, hindi lang po new affection, but let's have a new determination. Yung mind naman natin. By faith in Jesus' name, in the year 2023, tama na, di ba? Yung pag-settle lang natin sa mga earthly things. It's time that we settle our minds. Maging determinado tayo na yung mga iisipin natin ay mga bagay na mga langit. Sabi sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Ilang pa sa atin dito yung napaka-worldly pa ng mga perspective o yung mga ginagawa natin, ginagawa ng mga tao sa mundo. Diba? It's time we stop doing that. And sabi niya, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Paano mo bago yung pag-iisip natin through the Word of God? And sa pamamagitan niya, diba, then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. So ang mga katotohang Kristiyano ay hindi lang sinisig yung heaven, kundi nag-iisip ng makalangin. Kaya nga, napakaganda mga kapatid, diba? Lahat ng gagawin natin, mga decision, actions, diba? Itong year 2023 ay laging naka-background yung eternity. Ano pong sabi dyan, diba? Gaya ng prayer na ni Jonathan Edwards, Lord, stamp eternity in my iPhone. Sabi natin, Lord, in year 2023, stamp eternity into my eyeballs in Jesus' name. Tandaan natin na mga kapatid, pag ganyan ang gagawin natin, mag-decide tayo, ito bang papasukin kong, let's say, trabaho, o ito bang papasukin kong bagay na to, ito ba yung magmamatter sa eternity? Diba? Kunyari, mag-artista ka, for example na. Diba? Over, sa halimbawa, mag-worship leader ka, a worship servant. Saan ba mas magmamatter ang eternity? Diba? Pag umarap ka ba kay Lord, ano ba magmamatter? Diba? So, lahat ng mga decision natin, tanungin natin lagi, magmamatter ba itong gagawin kong to in eternity? And kung hindi, di ba? Kung alam natin, earthly lang yan, temporary lang yan, mga pleasure na yan, huwag natin gawin. Para ma-experience natin ang maximum ng Panginoon. As we enter, prepare to enter the new year 2023, may the Lord help us to realize who we are and what we have in Christ. So lahat ay matatagpuan sa salita ng Panginoon, the Word of God, di ba? Kung ano sinabi nito, kung sino tayo sinabi nito, yun tayo. At kung anong sinabi nito na meron tayo, yun ang matatanggap natin. At yung realization niya yung magbabago ng buhok natin for the glory of God. So that's number one. Ano yung mga bagay na pa-irritate natin? Our awareness of our foundation. Lagi tayong babalik sa basic. And also, yung ating focus. Yung attention natin. Dapat may focus tayo, set our hearts and mind in the things that are from above. At pangalawa, ito na, ano yung mga bagay naman na dapat natin i-release? So kung may mga isipin lang tayo, ito yung mga bagay sinabi, di ba? Now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, honorable, right, pure, lovely, admirable. Think about these things which are excellent, worthy of praise. So ibig sabihin, lahat ng kabaligtaran nito dapat i-flash natin sa ating kaisipan. Diba? Yung mga bagay na mga kasinungalingan, ayan, mamaya isa-isip ko naman. Dapat ito po yung mga bagay na atin na inalis. Sabi, set your affection on above, not on the things on earth. So sa lahat ng mga bagay ng mga mundo, yan, mga carnality, dapat i-release na natin yan. Ano daw yung una-una? Mga false doctrine. Ayan, so mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapangdayang filosofiya
mga pagdiretsyon lang ito at pamamarahan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So kung meron tayo unang release, i-let go, yan yung mga bagay na mga false doctrine. Diba may mga bago ngayon, sabi nga marami ka lumalabas ngayon, mga found doctrine, mga bago lang na lumalabas, nakatuluan. Pero tayo dapat dun tayo sa sound doctrine. Alandaan natin, yung term dito, wag daw nating hayaan na makaptive tayo ng mga mapandayang mga pagtuturo. Dahil itong mga philosophy na tinatanggit, mapandayang filosofiya, yan yung mga wisdom of men. Ngayon po, maraming lumalabas, di ba? Mga vlogger, di ba? Parang words of wisdom sinasabi, pero hindi biblikan. Wala sa word of God, di ba? Maganda pakinggan, pero hindi biblikan. Kaya mag-ingat tayo, ha? Alamin natin, sabi nga, yung what is good and what is God, godly. Di ba? Maraming maganda sa patinig. Parang okay naman, pero kung hindi according sa word of God, ialis natin. Huwag tayong maniwala lang. Yung mga vain deceit or mga pandaraya, empty tricks na ginagawa ng mundo ngayon, iba yung mga tradisyon. Kaya nga, unti-unti, di ba? Pag nag-discover natin yung word of God, nakita natin maraming tradisyon na pinasa sa atin na wala naman sa Bible. Lalo na nga, di ba, from Catholic, di ba, maraming mga tradisyon na binaba na hindi naman talaga according sa word of God. So habang inaaral natin salita ng Panginoon, nalaman natin, ay mali pala to, ay hindi pala to na sa Bible. Kaya nagkakaroon tayo ng pagdaya. E di ba yung mga pamamaraan ng mundo na maraming mga religion lumalabas ngayon, even mga socialism na mga religion, na parang ang dating, parang yung mga let's say, mga brotherhood, di ba? Na parang maganda yung dating, pero hindi according sa word of God. Kaya ito nga po, ang pinakamahalaga ngayon sa ating mga kapatid, itong 2023, mahalin talaga natin lalo ang word of God. And yun nga, kung hindi ka ba nag-aaral sa Bible school, maganda mag-aaral ka na rin, di ba? Goal mo na rin, na lalo pang maging deeper yung knowledge sa word of God, yung theology, di ba, na alam natin yung bakod natin, para pag pinapakinggan tayo mga preachers sa mga bagong doctrine na ina-arise, alam natin kung sobra o kulang. Yung po yung maganda ginagawa ng theology. Pag nag-aaral ganon, pag nakarinig ka ng preaching, oops, ano, nagpastor. Parang may sobra, may extremity dito, or parang kulang. Kaya yun din. At pangalawa rin, na dapat natin i-release, ayan, mga foolish demands. Ayan naman po. Sabi dyan, ang mga ito'y batay lang sa utos o tungo ng tao, di ba? May mga bagay din na dapat natin i-let go na, di ba? Kung yan mga bagay na nagpapabalik sa atin, sa loob. Sabi dyan, sa unang tingin, parang may karunungan ang ganitong katuluan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, pagpapahirang sa iyong katawan. Pero ang totoo, wala namang itutulong ito sa pagpipigil ng masamang itin ng laman. Yan, di ba? Kung aware kayo ngayon sa Maria Clara at Ibarra, di ba? Di ba? Makita mo doon kung paano na-expose na, di ba? Na akala ng mga tao, kabanal-banalan si Padre Damaso, di ba? Na nagtuturo kayo na, sabi, nagtuturo kayo na kailangan ba ang buhay ni Maria Clara at luwa siya magkaroon ng takot sa Diyos. Pero kayo mismo nagtuturo ay walang ano, di ba? Parang walang katakot-takot gumawa ng kasalanan. Kasi nga, si Padre Damaso, anak niya talaga si Maria Clara. So, ibig sabihin, di ba pa? Padre siya, di ba? Pero, ni-rape niya yung asawa ni Kapitan Chan. So, anyway, makita mo lang doon, ina-expose, di ba? Ang dami nilang demand sa mga tao, pero sila mismo, yung mga Pharisee, di ba? Sabi ni Jesus, ang dami yung demand sa mga tao, pero kayo mismo, hindi nyo kaya gawin doon. Kaya nga, ito yung mga katuluan din, di ba? Na mga foolish demands, even sa religion. Kaya nga, ayaw ni Lord talaga ng religion. Gusto ng Panginoon talaga, relationship. Di ba? Hindi lang sumusunod yung mga tao, maraming ginagawa yung mga tao dahil sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Pero dapat sa atin, even sa church, di ba? Sa atin din mga kapatid, bakit ka nag-worship? Bakit ka nagsusoking? Dahil ba requirement lang? Dahil ba dapat lang? Dapat mga kapatid, ang kailangan, di ba? Kaya natin ginagawa yung mga bagay-bagay, alam mo yung purpose. Alam mo kung bakit mo ginagawa ito, hindi lang dahil sinabi, kundi nakita mo ito sa word of God. Sumusunod tayo, hindi lang sinabi lang ng leader, sinabi lang ng pastor, kundi dahil sinusunod natin ang Panginoon to His word. Mga kapatid, ayan po ha. And lastly, alisin natin sa buhay natin lahat ng mga fleshly deeds. Ito po. So, kung meron tayong mga listahan ngayon na mga susunugin natin, i-let go, pakisama natin ito. Sama-sama natin ito. Basahin natin ha.
Kaya patayin nyo na. Yan, patayin, di ba? Si Pablo nagsabi niya na, patayin nyo na ang anumang kamunduhan nasa inyo. May mga worldliness mo ba sa atin? It's time, di ba? Sunugin na natin yan. I-let go na natin yan. Ano ba daw? Ang ano yung mga kamunduhan na yan? Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, kasakiman, nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Diba? So, idolatry ko yung kasakiman, diba? Sabihin, may mga tayo, diba? Yung mga tao, grabe mag-idolize. Diba? Lalo na sa time natin ngayon, grabe yung mga pag-idolize sa mga artista, diba? Sa mga Koreans, Korean, mga K-pop na naman. Diba? Maraming mga ina-idol yung mga tao, pero it's the same, diba? Katumbas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, ano ba? Sabi siya, paparusahan ng Diyos ang mga tao gumagawa ng mga bagay na yan. Ganun din ang pamumuhay niyo noon. Sabi siya. So, gano'n ko lang ang mga fornication, diba? Sexual na immoralidad, sex outside marriage, that's impurity, inordinate affection. Ayan, ito yung mga evil desires. O yung mga, alam mo nang bawal, ginagawa mo pa. Diba? Sabi sa mundo nga, ang turn ng mundo, masarap daw gawin yung bawal. Pero sa katuruan ng salita ng Diyos, alam natin, di ba? Anong ending ng mga yan? Impierno. Di ba? Yung mga gusto ng bawal, diba? Bawal to, pero gawin natin para exciting. Pero yan, yun yung mga napupuntang impierno, di ba? Kaya, yung mga bagay na yan, kalaswaan, pagnanasa, kasakiman. Ayan, yung mga covetousness nito eh, yung idolatry death term. Kasi parang gustong-gusto mo yung isang bagay, pero sa pag gusto mo doon, gagawin mo kahit masama, makuha mo na. Diba? Kaya, yung mga bagay na yan, diba, yung parang hindi ka makontento, diba? At naging idolatry. Kaya, diba, sabi nga, the more money we talk about, the more problems we get. Sabi ka lang, it's okay to have money. It's okay na may mga gamit tayo. Ang hindi okay, pag nakuha ka na ng gamit na yun. Well, alam yung English nun? Yung nagiging possession, okay na magkaroon ng possession as long as hindi ka pinoposess nun. Nakuha po natin. Di ba? Halimbawa, may cellphone kami ni kaya ganda ng cellphone mo. Di ba? Okay na magkaroon ng ganun kamahal na cellphone. Pero, pag yung cellphone na yun, yun na lang yung naging buhay mo, sobrang wala ka ng oras sa iba, yun na lang dahil ganda ng cellphone mo, yun na yung mali. Nakuha po natin. Okay lang magkaroon ng sasakyan, ng kotse, di ba? As long as sasakyan na yun, hindi yung nagiging way para gumawa ka ng mga kasalanan. Di ba? Kung saan ka pupunta. Di ba? Pinag-pray-pray mo, tapos nalig ka sa kasalanan doon. So yung mga ganung bagay, mga kapatid, di ba? Kaya pinag-pray natin, even yung mga material blessings, magamit natin for the kingdom of God. Ano pa, di ba? Sige, next one lang. Ito, pero ngayon, dapat niyo itakwil, i-release na natin ito, ha? Mga galit, kung may mga galit pa dyan, tukot, sama ng loob, di ba? Paninira sa kapwa, mga bastos na pananalita, yan, ang dali na rin daw yan. Huwag kayong magsinungaling, so yung mga kasinungalingan din, sacred sa, dahil lumad nyo na ang dati yung pagkatao at mga samang gawa. At ano lang sinuot natin? Ang bagong pagkatao. Ang pagkatao nito'y patuloy binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala siya na lubusan. Kaya mga kapatid, in the name of Jesus, lahat ng mga fleshly deeds na yan and desires, ialis na natin sa ating mga buhay. So, paano daw natin ma-overcome lahat ng yan, di ba? Kasi alam niyo, bakit gusto ni Lord i-release natin yan? Yan po yung nakaka-hinder sa relationship natin kay Lord. Nakakahadlang para lumago tayo sa Kanya. Kaya gusto ni Lord, alisin yung mga bagay niya para huwag tayo makripple. Huwag tayo mapilayan sa paglakad natin sa Kanya. And one step, para paggawa natin yan, ay starve natin. Sabihin, gutumin natin yung flesh. Di ba? At mapilt pa tayo ng spirit ng Panginoon. And also, ano pa dapat natin gawin? Puluin natin ang tuloy niya. Yun nga. We fill with the Spirit. And sabi dyan, let the message about Christ in all its riches fill your lives. Or let the word of Christ dwell in you richly. Kung meron tayong pinakagagawing pagpapayaman sa year 2023, maging mayaman tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Diba? And it will just follow everything. Kailangan natin, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Diba? Lagi tayo magkakaroon ng pagpupuling pagsamba sa Panginoon dahil meron tayong thankful hearts before Him. And lastly, ito na yung pinaka-last,
Some things are need to be remembered. Ano yung dapat nating alalahanin? For the year 2023, alalahanin natin unang-una, there has been a death. Sabi niya, for ye are dead. E pagkaya lang sa ko kasi nyo kanina, we are dead to sin and alive in Christ. So ang totoong Kristiyano na nakilala sa Panginoon, tumanggap talaga kay Jesus, siya po ay namatay na kasama ni Kristo. Gusto natin ang God's maximum? Amen. Gusto natin? Amen. We must be crucified in Christ. Yung po yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung nais natin, di ba, huwag lang tayo magstay sa minimum, it's time to go to God's maximum, kailangan mamatay na yung sarili mo. You are dead in Christ, di ba? We have been crucified with Christ. Kasi sabi siya, as my old self, sa iyo ay transition, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Diba? Isipin lang natin, di ba? Sa araw-araw ng buhay natin, kung si Jesus talaga, yung mga kausap na mga tao sa paligid natin, may mababago ba? Kung si Jesus yung makikita nila na nag-aaral, may mababago ba sa school? Kung si Jesus yung makikita nila sa trabaho, may mababago ba sa trabaho natin? Kung si Jesus yung makikita dito, sa'yo, sa church, may mababago ba? Amen. You want God's maximum? We need to be crucified with Christ. At sabi siya, as those who died with Christ, we have detached our old relationship with the world. Sabi nga ni ano, di ba? Ni Paul Washer, na-born again ka na, di ba? May mga tao kasi, uy, na-born again na ako. Oh, it's good. May relationship ka na kay Lord. Ngayon ang tanong, kamusta yung relasyon mo sa mundo? Nag-end na rin ba? Kamusta yung relasyon mo sa kasalanan? Nabago na rin ba? Dapat ganun daw tayong lahat. Kaya ano ba? Hindi lang nagkaroon ng kamatayan, di ba? Alalahan natin, we are dead to sin, alive with Christ. And also, there is a deposit. Ano yung deposit na yon? Your life is hid with Christ in God. Dahil, di ba, namatay na tayo kay Kristo at nakatago na ang ating buhay kay Kristo. Sabi, ang mga Kristiyano daw are hidden in Christ. Sige, next natin. So, it implies safety and secrecy. Ayan, ibig sabihin nito, tayo rin ay merong tinatamasa na pagpapala. Sabi siya, at sa pamamagitan din ito, pinagkalooban tayo sa atin ang mahalaga at nakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanal ng Diyos at matakasan ang mapalirang pagnanasa na umiirat sa mundo ito. So kaya naka-cover tayo. Itong year 2023, don't forget to be always hidden in Christ. Saan dapat tayo lagi matagpuan? In the secret place of the Most High. Diba? Under the shadow of His wings. Dalasan pa natin ang pag-stay lang tayo, dadalaw sa prayer closet, tumitig na tayo. We will live in the presence of the Lord. And sabi nga, all that we need is yours with my love, sabi ni Jesus. Lahat ng kailangan natin na kay Kristo. So let's remain there. Tandaan natin, may deposit, di ba? May divine nature si Lord sa atin. The resurrection power of God is in us. Therefore, magagawa natin ang mga supernatural, mga imposible dahil nasa atin ang Panginoon. And lastly, there has been a dream. Alahanin natin to. Lagi natin maalala, sabi siya, when Christ, who is our life, shall appear, then shall He also appear in Him, in glory. So, ano yung pinakapangarap natin, di ba? Yung makita ang Panginoon na mukha. So, kaya lagi natin tandaan, kung nais natin yung maximum ng Panginoon, isa buhay natin, di ba, yung mga bagay na makalangit, and also yung dream natin, that one day, makakasama natin si Lord, di ba? Darating siya dito, kukunin niya tayo lahat, and we will live in heaven, di ba? Forever and ever. Kaya sabi nga, Christian, share Christ's life. So sabi siya, beloved, now we are the sons of God, and it will not yet appear what we shall be. But when we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, tanda-tanda niyo yung story about sa keep the fort, keep your fort. Diba? Sabi nga, meron daw isang parang dito ng church. Lagi daw niya sinasabi sa mga members, itago niyo yung pag kumakain niya, luncheon. Keep the fort. Sabi niya, gano'n. So, ang isip na bakit kaya pinapatago yung fort? Pero ibig sabihin pala fort, di fort, di ba?
Ayan. Ibig sabihin pala, yung keep the, your fork, ibig sabihin kasi nun, may ilalabas na sobrang sarap na dessert. Na sabi nga dyan, keep your fork, the best is at the end. So tayo mga Kristiyano rin po, di ba? Tinatabi natin yung fork dahil alam natin yung buhay dito sa mundo, hindi pa na yung best life, di ba? Kundi the best is yet to come. Pag nakasama natin, di ba, dun sa life na inanda sa atin ng Panginoon sa langit, di ba? The best is yet to come. Kaya nga, binaghahandaan natin yan. At lagi natin matandaan sa ating buhay, ano bang dinadaanan natin sa mundo, ano bang mga hinaharap natin, nothing compares pag nag-appear na, di ba, si Jesus at makakasama natin siya forever and ever. So, in conclusion ngayong gabing ito, mga kapatid, ano mga bagay sa buhay niyo ang kailangan niyong piliin? Nawagakaw tayo spiritual inventory, di ba? Ano yung mga dapat natin i-adjust, di ba? May mga bagay ba kayo napabayaan sa taong 2022? Mga mahalagang bagay sa buhay natin, mahalagang tao, mahalagang mga pangyayari na miss out natin kasi hindi maayos yung focus natin. Kasi hindi natin na-retain, di ba? Yung relationship natin kay Lord, hindi natin naiayos. By faith this year, tulungan tayo ni Holy Spirit, ma-adjust na yung mga bagay dapat natin focus to set our hearts and mind in Christ Jesus. Pangalawa, ano naman po yung mga bagay na kailangan natin i-release? Tonight, by faith in Jesus' name, let there be a true repentance, di ba? Magkaroon talaga tayo ng totoong pagsisisi, godly sorrow, na hindi lang tayo iiyak ang yung kasalanan, kundi talagang magkakaroon ng pagbabago yung buhay natin. Iiwanan, di ba? Tatalikuran talaga, totally, we have decided to follow Jesus, no turning back, at mag-move forward na tayo, di ba? Ang buhay ng Kristiyano dapat, paganda ng paganda, paliwanag ng paliwanag, hanggang sa makita natin si Lord na mukhaan. So yung mga binanggit kanina, ano doon yung mga bagay, di ba? Mga kasalanan, isuko na natin yan sa Panginoon. Huwag naman yearly, sinusuko mo yung taong to, di ba? Bakit? Kasi balik ka ng balik ulit eh, after ano. O yung kasalanan na to, kasama na, yan yung pornography, sinunog mo na last year, ito na naman problema mo ngayon. Huwag itutuwa na tayo. Diba? Talaga, i-release na natin and by the help of the Holy Spirit, siya lang talaga yung makakatulong sa atin para ma-let go yung mga bagay na yan. And finally, are there some things in your life that you need to be remembered? Diba? Sa pag-retain, diba? Sa pag-release, naalala natin yung mga bagay ba? And alalahanin natin lagi, diba? Yung present time. Diba? Kung may alalahan tayo sa past, kunin natin yung lesson. Kunin natin yung mga bagay na natutunan natin doon para hindi na natin maulit sa year 2023. Kung meron tayo lahat sa past, lahat natin goodness and faithfulness ng Panginoon. And as we move forward, di ba, for the year 2023, alalahanin natin yung magandang pangarap, yung dream pa rin ng Panginoon sa ating mga buhay. So, before we end lang, yung flash ko lang, yung pinagawa ko si Joshua ng video para yung year-end summary testimonial video natin for the year 2020. Gusto ko lang tulungan kayo na maalala natin yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa church natin for the year 2022. And we can say that after all, ng ginawa, after this year, 2022 is over, masasabi talaga natin that it's through it all. Through it all, di ba? Si Lord, faithful siya. He sees us, di ba? Through the season ng ating buhay for the year 2022. So, kung ano, ready na rin yung mga susunugin natin. After na itong papanoorin natin, baba tayo dito. Akin tayo, and then susunugin na natin yung mga kasalahan natin, mga sundulan natin dyan, yung mga lilito natin. And then babalik tayo dito, and we'll just stay. Ayan natin si Lord yung mangusap sa buhay ng bawat isa sa atin. And then we will just worship. Gawin natin siyang time alone with the Lord. Magkakain po namin tao, pero as if si Jesus lang at ikaw ay nandito. Tapos, kayaan mo mangusap si Holy Spirit sa'yo ng mga bagay na nais nang iyayag sa buhay natin for the year 2023. And then, we will close later. So, sige. Off na natin. Thank you.
So sige, bagay lang kayo umakit sa taas. Pwede mo nga awitin lang natin through it all. And tayo lang tayo lahat ngayon gabi. And diba, actually kulang yung pictures, diba? Kulang yung mga memories sa dami ng ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Yan ay mga few lang, diba? Sa mga memories or sa mga katapatan na ginawa.